my YouTube channel, Julian De Lastra. And for today's vlog, gagawin ko ang challenge ng buying everything in alphabetical order. But this is Shopee edition. So, kadalasan, di ba, ang ganitong challenge, more on Gucci, Louis Vuitton sila namimili or mga sa mall. Pero sa atin, Shopee edition naman to, bes. Alam kong di na to uso, pero why not, di ba? Hindi pa huli ang lahat. So, kung gusto niyo malaman kung anong mga pinamili ko dito, just keep on watching. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay... Sila isa-shoutout natin ngayon, guys, kasi isa lang naman yung nagpapa-shoutout. Okay? So, shoutout kay Caitlin Mariari. So, sabi niya, I love watching your videos about Wattpad books. Sana katulad mo po kitang marunong mag-collect. Pa-shoutout po next video. Caitlin Mariari, heart you po. Hehehe. So, I heart you too. Ang sabi niya kasi dito, sana katulad mo po kitang marunong mag-collect. Lahat naman tayo kaya mag-collect, guys. Kailangan mo lang ng pagtitimpi and ipon-ipon din pag may time para meron tayong pambili. Yeah. Explain ko lang, guys. Baka magtaka kayo dahil quarantine. Baka sabihin nyo paano nakakarating dito yung mga order. So, yung iba dito, matagal ko na nabili. And then yung iba bago-bago lang. Tapos, hindi ko to ginawa para sa dito challenge na to. Ginawa ko to kasi yung iba talaga dito, kailangan na kailangan. Kailangan ko talaga. So, ayun na. Let's start. So, mag-start na tayo sa A. So, meron tayo ditong acrylic makeup cotton pad box case. Ito yung itsura niya. So, ito, nirigal. Ito ko to kay ate, guys, kasi nung 18 niya, ayun, binilhan ko siya ng more than 18 na gifts. Tapos, ito, isa siya. Nabili ko siya ng 98 pesos. So, ilalagay ko na lang dyan sa gilid kung saan ko siya nabili, kung saan shop ko siya nabili. Tapos, pagkala, guys, bumili kayo ng ganito, meron siyang nakabalot na pom dito. So, yeah. Next! Letter B. Meron tayo ditong BT21 Korean socks. So, kung napanood niyo na yung BT21 collection ko, hindi ko to napakita doon kasi nakalimutan kong dalhin dito. Tapos, eto na nga. So, nabili ko siya ng 55 pesos. Sale siya, guys. Dati siyang 59 pesos. So, hindi na din masama. Tapos, meron namang, sa C naman, meron tayong curl line. This is shade ng Gato Go kasi nga kinukompleto namin to ni ate. Tapos, ang hirap nang hanapin yung Gato Go na shade kasi matagal na din. And sobrang sikat nitong shade na to. Kaya sabi namin sa Shopee na lang kami bumili. So, eto. Nabili ko lang siya, guys, ng 85 pesos. So, yeah, di na rin masama. Next! Meron tayong eto. Etong Deep Brow Pomade. So, eto, pinakita ko na siya sa makeup collection ko. So, eto nga yung gamit na. Kung sa mga hindi nakakaalam, sobrang sensitive po ng skin ko kahit mga high-end brand ng makeup minsan hindi niya tinatanggap or nag-breakout ako. Pero ito, okay naman siya kasi sa kilay lang naman. And 25 pesos ko lang siya nabili. Sobrang ganda na din and sulit. Next is itong Beauty Glaze eyeshadow. So letter E na tayo. Itong Beauty Glaze, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, guys, na mura. Kung gusto nyo ng colorful or mahilig kayo mag-explore, pwedeng-pwede to sa inyo. So, nabili ko lang siya ng 350 pesos. So, kung bibili kayo na, sa mga BYS, maka 18,899 ka. So, 1,000. Dito ka na lang, pre. Diba? Pero, sobrang sulit na din ito, guys. Next na F. So, meron tayo ditong Fashion Simple Geometric Rhinestone Earrings. Ito siya. Kita nyo ba? Wait. Ayan. So, ba't ko ito binili? Kasi meron akong ear piercing dito and wala akong panglabas na hikaw kasi hindi ako mahilig maghikaw. Ngayon lang nagkaroon ako ng ganyan. Tapos, nagamit ko din siya nung prom ko kasi medyo bago pa lang siya. So, kaya mahirap pag hindi mo nilagyan ng butas. So, papakita ko na lang dyan yung picture. Nabili ko lang to ng 38 pesos. So, murang-mura na siya. Pwedeng-pwede na din. Pang rampa. Next, meron tayong G na tayo, guys. Meron tayong Gucci leather ladies belt. Kasi, di ba, nauso ang gantong belt. Pero, hindi ko pa siya nagagamit. Nabili ko lang siya ng 49 pesos. Di ba, pwede na. Kasi, huwag ka na bumili ng mga high-end best kung maluluma din naman. Next, meron tayong H Heartless na book. Nabili ko siya sa... Basta lagi ko na lang dyan. Nabili ko siya ng 360 pesos. Ito na siya, bes. Ayan. Dalawa na siya, 360 pesos. Kaya sobrang sulit na din. And nasa good condition pa siya. Tapos, meron pa siyang bookmark. Next,
Meron tayong jigs, interlocking jigsaw puzzle pendant. Ito siya. So, yung mga... Lalagay ko na dyan yung picture, guys, kung ano ba itsura niya pag nabuo. Pero ito yung itsura niya. Ito yung nasa sa akin. Binigay ko na kasi yung binigay ko na yung iba nito sa kaibigan ko, kaya ito na lang yung nasa sa akin. So, parang friendship, ano siya, friendship necklace. Alam kong medyo corny, pero kasi kakaiba kasi, guys, hindi mo siya mabubuo hangga't hindi kayo kompleto. Next. Next is itong jogging running sports outdoor belt. Ito siya. Pwede mo siyang lagyan ng cellphone at wallet dito. Pero kung gusto mo cellphone lang, why not? Ba't ako bumili na to? Kasi sa school, ang dami nagkakandawalaan na mga pera or cellphone. Tapos, ayun, kadalasan kasi nasa bag ko lang yung phone at yung wallet ko. Kaya naisip ko, mag-ganto na lang ako palagi. And pag lumalabas ako, pag tamad ako magdala ng bag, tapos cellphone wallet lang naman dadalhin, ito na lang ginagamit ko. So, worth it na din siya. Nabili ko lang siya ng 40 pesos. Kaya, sulit na din. Next, meron tayong kabuki brush. Ito. Tada! So, naka-plastic ko, guys. Kaso lang tinapon ko na yung plastic. Meron tayong kabuki brush. Nabili ko lang siya ng 99 pesos. Kung ako sa inyo, guys, sa Shopee na lang kayo bumili ng mga kabuki brush. Kaysa pumunta pa kayo ng Divisoria. Kasi sa Divisoria, maghahanap pa kayo ng murang nagtitinda. Kasi nagtanong-tanong din kami sa Divisoria. Pero kadalasan, binibenta nilang na nasa 120. Kaya, focus sa'yo Shopee na lang. May mabibili ka na itong 88 pesos lang. So, next. Meron tayong light panel lightweight LED reading book. Ito, guys. Marami yung tatanong sa akin kung saan ko daw siya nabili. So, nabili ko siya sa Shopee din. At ang price niya... Ang price niya is 100 pesos lang. Ganito yung tsura niya. Nakita ko kasi ito sa kaibigan ko. Tapos, tinanong ko kung saan niya nabili. Nabili nila sa Divisoria, 120 pesos niya nabili. Pero matagal ko na din itong alam. Naghahanap ako nito sa Shopee dati nung hindi pa sikat yung Shopee. Tapos, wala din lumalabas. Nung naging sikat yung Shopee, dun ko lang ito nakita. Tapos, eto nga, nabili ko lang siya ng 100 pesos. So, ganito itsura niya. Tapos, pag may ilaw, ayun na siya. Ganito yung sample niya kung paano gamitin pag may libro. Kunwari, ito yung libro, guys. Tapos, madilim. Patong mo lang siyang ganyan. Tapos, ayan. So, hindi niyo siya makikita ngayon kasi nakabukas yung ilaw. Pero pag nakapatay, makikita mo talaga to. So, nagamit ko na to, guys. Tested na siya. Nung nag-brown out dito, sobrang worth it na din. Next, letter M. So, meron tayo ditong Morphe na James Charles Palette, which is ito. So, eto guys, sa Shopee ko lang din siya nabili and orig na siya. Paano mo malalamin pag original? So, eto, pag nakita mong ganito yung likod niya, ibig sabihin nun original. And may box to, pero nandun lang sa kabila, nakatago. Nabili ko siya ng 2,699 pesos at nag-iisa na lang ata to nung binili ko. Tapos, yung dati niyang price is 2,990. Medyo sulit na kasi may bawas na din siya. Next, nasa end na tayo, guys. Bumili ako ng necklace, which is ito. Ayan, nabili ko siya ng 81 pesos lang. Murang-mura na. Pwede mong gamitin kahit sa ang rampa mo. So, ito, nagamit ko siya nung kasal ng pinsan ko. Kasi, nung bumili naman ako ng necklace, guys, nung bumili ako ng damit. Kaso, hindi bagay dun sa damit. So, kailangan ko bumili ng bago. Pwede na din siya, guys. Next, meron tayong organizer. Makeup organizer. Which is yung O. Tapos, eto siya. So, sa mga nagtatanong kung saan ko to nabili, sa Shopee ko lang po siya nabili. Eto, yung price nito, guys, ay 660 pesos. So, murang-mura na to. Tapos, hindi kasama yung bato, ha. Kailangan mo separate ko itong binili. And yung mga nakalagay, syempre. Pag binili mo to, guys, doon sa shop na to, naka-box siya, tapos may nakalagay pang, ano dito, styro para hindi mabasag. Tapos sobra-sobrang daming bubble wrap nung pinadala siya dito. Next, meron tayong P. Psycom. Ito siya. So, ito, syempre, shop ko din binili. So, nabili ko siya, ito, nabili ko ng 87 pesos kasi nag-sale sila. Tapos, ito naman is nabili kong
75 pesos. So, dati tong ano guys, 175, tapos ito 150. Sulit na sulit na din kasi sale. Next na, ito guys, hindi siya sumakto dun sa pangalan, pero kumuha na lang ako ng letter doon na pwedeng ipasok. So, ito guys, yung quick change ukulele capo guitar parts. So, kinuha ko na lang yung Q para mapasok ko to kasi wala na akong mahanap na Q letters na pwede kong magagamit. Pero ito kasi, ukulele capo na siya. Pwede ko siyang gamitin at wala akong ukulele capo. Sa mga naghahanap ng ukulele capo, sa Shopee ka lang makakahanap guys kasi mahirap maghanap sa mga shop na nagtitinda talaga ng mga acoustic guitar or drum or sa mga mall, mahirap maghanap ng capo ng ukulele. Kaya ito, pwedeng-pwede na. So, nabili ko lang siya ng 46 pesos. Kaya, okay na din. Next is R. So, meron tayo ditong rose gold foil number balloon. Papakita ko na lang dyan, guys, kasi nakatabi na siya dun sa, at hindi na lang maganda yung itsura niya pag pinakita ko. Pero, ginamit ko siya nung sinurprise ko si ate. Nabili ko lang siya ng 30 pesos and sobrang laki niya na. Next, meron tayong S, which is Sunny's. Ito siya. Ayan, sale ko siya nabili guys. Dati siyang 90 pesos at 39 ko na lang siya nabili. Kaya sulit na din. Ito yung itsura niya pag siya. Pakilabas nga yung kotse ko dyan, boy. Chorlong. Next! Para tamayaman dito. Next is, meron tayong T, track pants. Ito siya. Ito yung itsura niya. Tapos, wala siyang ano dito guys ha. Kasi kadalasan, di ba, parang may garter dito sa baba. Pero ito, wala siyang garter. So, ba't ako bumili na to? Kasi, naghahanap ako ng pwedeng pants para sa hip-hop dance namin nung sa PE. Kaso, hindi ko rin siya nagamit kasi may binili pa akong isa. So, ginagamit ko lang siya pambahay or hindi ko pa kasi siya napapanlabas. Kaya, hintay na lang tayo bago matapos yung quarantine. Next na, meron tayong USB cable charger. Ito siya. Asa na yun? Ito. So, ito siya, guys. Kasi nasira yung charger ng phone ko. Tapos, bumili ako. Ito. Ganito yung itsura niya. Tapos, ito, guys. Demagnet siya. Ayan. Pero, dati kasi gustong-gusto ko talaga ng ganitong charger. Yung demagnet yung dito. Pero, ngayon, medyo nagbago na isip ko. Kasi sobrang hirap niya. Kasi pag naka-connect to sa phone mo, kailangan hindi mo ginagamit yung phone mo dahil minsan hindi mo na mamalayan, nakatanggal na pala. So, mahirap siya gamitin. Tapos pag nag-charge to, may ilaw to guys. Tsaka to, kaya medyo nakasilaw din pag nakapatay yung ilaw. Pero, okay na din. Nabili ko siya ng 51 pesos. Pero hindi pa kasama to guys ha. Hindi pa kasama tong magnet na to. Ang bili ko dyan ay 31 pesos. So, magkaiba sila ng price. Next! Meron tayong V. So, ito yung version 3 ng light stick ng BTS. Ito. So, nabili ko lang siya ng 1,279 pesos. Murang-mura na. Kung gusto nyo gawin ko to ng review, comment down below. Ito na yung pinakamura kong nakita at nabu-bluetooth din siya sa phone, guys. Kung gusto nyo ng review, comment down below lang, best. Next, meron tayo ditong Women Shaper Wear Postpartum Breathable and Eclabouche. So, meron tayong ditong ganire, girdle. So, ba't ako bumili ng ganito? So, nung time kasi na nag-diet ako para sa prom namin. Yes po, nag-diet po ako noon. Kaya, sa mga magtataka kung bakit ano nangyari sa katawan ko, nag-diet ako noon, best. Ito yung ginamit ko para kadagalaw ko, naka-press yung chan ko and nag-exercise din naman ako nun. Pero konti lang yon. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa yun, comment down below para tingnan natin kung magagawa natin ulit. Next, meron tayo ditong XXL Women High Waist Jogger. Ito siya, best. So, ito yung ginamit ko. Ito yung pinaka-ginamit ko sa hip-hop dance namin. Ayan, ito yung itsura niya. Nabili ko siya ng 320 pesos. Ay guys, ito pala, nabili ko siya ng 99 pesos. Kaya, sulit na din. Di na din masama. For, konting araw na diet. So, ito na nga yung pants, best. Nabili ko lang siya ng 320 pesos. Ito yung itsura niya.
at XXL talaga. Kasi bakit XXL? Bakit ako bibili ng jogger na sobrang fit naman sa akin, di ba? Pero itong XXL na to, parang saktong-sakto lang din siya sa akin. Kaya okay na din. Sobrang ganda niya, tapos comfortable siya suot. Hindi siya madaling mabutas, guys, kasi yung sayo namin, medyo may pabuka ka siya. Tested na to at hindi siya nabutas. Kaya ako sa inyo, kung bibili kayo ng mga jogger na ganito, make sure na sobrang luwag sa binti nyo. Kasi kung bubuka ka kayo, edi mabubutas yan. Tapos, next na, meron tayong Yazzy Korean Style Canvas Mini Sling Bag, which is ito siya. Nabili ko lang siya ng 40 pesos. Eto. Maliit lang siya, guys. Tapos, nasira siya ng lola ko. Pero, buo to, guys, nung pinadala dito. Sobrang ganda niya. Siguro, ilang beses ko lang to nagamit. Tapos, binigay, hiniram ng lola ko. Hindi niya na pinali. Kaya, binigay ko na lang din sa kanya. Kaya, next! Meron tayong Zay na tayo, guys. So, yung Zay natin is ZWQ Double Layers Plus Size Strapless Bra. So, papakita ko na lang dyan kung ano yung itsura ng bra na yon. Pero, kay ate na kasi yun, guys. Kasi bumili sa ate ng ganun, maliit sa kanya. Tapos bumili ako ng ganun para sa akin, malaki naman sa akin. So, binigay ko na lang sa kanya. Hindi pala binigay, inangkin niya na pala, guys. So, ang galing. Pero okay lang din kasi kung crush sa kanya, why not? Ayun lang, guys. Sana nagustuhan niyo yung video na to. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Down below there, kung gusto niyo na shout out, comment down below lang. So, ayun lang, bye. Everything changes.